Hello everyone, this is Rolando Bohol. Welcome to Champ TV. South Point Hotel and Casino sa Las Vegas. Ang katabi ko po ngayon, ang aming pantangal na panauhin, ay siya po ay taga Murcia, Negros Occidental sa Pilipinas. Siya po ang presidente at owner ng web developer ng RolandoBohol.com 24-hour shopping network. Siya po ay at the same time bell captain ng Las Vegas Hilton at dati po ay siya din ang bell captain ng Las Vegas Tropicana at dati po siyang chairman ng Hawaii International Youth Goodwill Games sa Hawaii. At siya po ay nagtapos ng Associate of Arts and Information Technology and Web Designing sa University of Phoenix. Siya po ang nagbigay karangalan sa Pilipinas noong taong 1988. Siya po ang OPBF Super Flyweight Champion noong panahon na yon. At siya po ang nagbigay magandang karangalan sa Pilipinas ay siya po ay naging isang IBF Flyweight Champion of the World. Magandang gabi mga kaibigan, tagapakinig, tagapanood sa buong mundo. Ang katabi ko po ngayon, walang iba ay si Rolando Bohol. Palakpakan tayo! Roland, Roland na lang siguro itatawag ko sa iyo, no? Batiin mo ang ating mga tagapanood. Mga magandang gabi po sa lahat na nanonood. Maraming salamat. It's my pleasure to be here. We're a pleasure too. Anong batiin sila sa wikang siguro mga taga-Negros? Okay, sa mga kasimahan ko ako dyan sa Himamaylan, doon ako graduate ng high school. Mm-hmm. Binabati ko po kayo lahat yan. Pasensya na kayo, pero kahit paano nahalo ako ng Tagalog, pero Ilonggo pa rin ako. Kamusta na kamunta ng tira at saka mga the next reunion, makaka-attend ako. Good. Roland, nandito ka ngayon sa USA, Las Vegas. Pwede bang ikwento sa amin ang buhay mo dito sa Las Vegas ngayon? Anong ginagawa mo dito? Actually, lumipat ako dito from Hawaii. Uh-huh. Tumira ako ng Hawaii mga since 1992 to 2006. Tapos March 2006, lumipat ako dito. Pagdating ko dito, nagtrabaho ako sa Tropicana, then I work at Tropicana, and then at the same time, kumuha ako ng another part-time, nag-apply ako sa Hilton, nakuha ako doon, naging full-time ako doon. Mm-hmm. Then at the same time, I create the RolandoBohol.com 24-hour shopping network. Uh-huh. And then 2006 last year, March 2010, uh-huh. Nag-text up on the website, so I decided to resign at Tropicana. Hindi na kaya ko Las Vegas Hilton instead. Okay, that's good. So, how's the business doing right now? Oh, the business right now is doing good. And, hindi ko lang masasabi pa ngayon kung ano talagang, kung hanggang saan darating itong site na to, but it's doing right now. It's doing good. Okay. So, siguro ang pinakaabangan ng ating mga manonood ngayon ay yung buhay mo ng boxing. Ano? Paano ka ba nagsimula rito? Alam natin, nababasa natin sa Wikipedia ni Rolando Bohol. Kung hindi niyo pa alam, merong Wikipedia si Rolando Bohol. Ano? Andun yung mga istorya niya. At gusto natin malaman, from Negros, paano siya nadala ng Maynila at na-discover ni Elorde? So, pwede bang sabi mo sa amin ang pangyayari? Well, sa totoo lang, nag-umpisa ako doon sa bayan, sa Asinda Kulban. Alam mo nung araw kasi doon sa probinsya, during the panahon ni Elorde, saka Muhammad Ali time, 1975, naging uso ang boxing. Uh-huh. Diba? Tapos sa neighborhood namin, mayroon kaming parang kali-kali tawag doon kanya-kanyang laban-laban. Uh-huh. Weekly. Weekly, oh. Ang ginagamit namin na gloves, yung ano lang, basahan, yung t-shirt. T-shirt, yeah, okay. At ang ginawa, maglalaban kami yan, tapos, mm-hmm. katapos,
the next week, laban ulit. Pag nang bandang huli na unti-unti ako natututo, ay nagsumali ako ng tournament sa school. Amateur. Oh. Okay. So, ngayon, nang nasa school na, na-represent ako ng mga, you know, mga intercity, intramurals, okay. Visayami. Palarong pambansa. Yeah. Yung palarong pambansa, yun yung 1983, huli na yun. Okay. Yun yung final tournament ko doon sa Negros Occidental. Nandun ako nakatira sa Negros. Bago ko lumipat sa Manila. Magalak ko rin na sinasabi at binabanggit sa inyo, na nung panahon ng palarong pambansa nandoon din ako sa Leyte noon. Gusto ko lang sabihin sa kanya. So, paano ka na-discover ni Elorde? Ito yung nangyari. Nang nanalo ako ng gold medalist sa Dagupan Open, mayroon itong si Rosso Labiki, dating boxing hero din ng Pilipinas, no? In the early 60s. Kasabay pa ni Elorde ito eh. Nasa ringside. Tapos sabi niya, gusto mo ba mag professional boxer? Sabi ko, pwede. Kailang problema naman pag dito tayo sa... Pag nasa probinsya tayo, mahirap naman ang connection dito. Mm. Wala tayong mararating, hanggang dito lang tayo. Kailangan natin ng, you know, mag-build up sa atin. So, sabi niya, walang problema. Kakilala mo ba si Elorde? Sabi ko, ito, idolo ko yan eh. Oh. Tapos sabi niya, dadali kita doon, gusto mo. Tatry out tayo doon. Mm-hmm. Eh, nagkataon naman nung paalis na akong pagpuntang Manila dahil nga, magpapasok ako nung graduate ako ng high school. Gusto ko magkaalis sa Manila. Mm-hmm. Ngayon, nagkataon naman yung itirhan ko malapit sa Elorde. So, dinalaban ni Rosal Labiki doon, pinag-introduce kay Elorde. Mm-hmm. Tapos din-try out ako sa baba. Nagkataon naman na nag-try out ako doon sa baba, andun si Papa Sariel nasa ringside. Oh. Ngayon, nang pag-sparring na, yung pag-sparring namin na gano'n, nagustuhan nata yung sparring ko. Pagbaba ko, narinig ko, sinabi yan ni Papa Sariel, si Kuya Gabriel, sabi, alagaan niya na akin yan. Mm-hmm. So, yun yung beginning ng boxing career ko sa Manila. Oh, I see. No? At mga kaibigan, no? Siguro, papakita natin yung mga film clips ng magandang laban ni Roland, tawagin naman siya ng Roland, Rolando Bohol actually. Uh-huh. Yung kanyang pag-champion dun sa IBF Flyweight Championship of the World, na ang kalaban niya rito ay si Choi ng Korea. At ready na ba yung call natin dyan? VTR? Okay, let's play. Siguro pinapitan tayo ito eh. Ano bang, siguro, explain mo na yung kabuuan, no? Yeah, I think yung nangyari dito, itong laban na ito, at least sarado na yung mata ko dito eh. Uh-huh. And then I have a big cut, 14 stitches nga ito, pull-ups na laban eh. Uh-huh. I'm fighting with one eye, starting with 7 rounds, itong, alam ko, ito round 8 ito eh. Uh-huh. Hindi ko na makita, pag pumunta dito si Choi sa kanan ko, hindi ko na makita yan eh. Uh-huh. Tapos itong laban na ito, ang hirap, matagal ang pinaghirap ko mag-reduce nito. Ati 24 pounds ang tinanggal ko dito sa laban na ito. Although makikita mo, maliit ako dyan, pero mabigat din ang timba ko during that time. Mm-hmm. So, pero, you know, ati nanalo ako ng decision dito. Ang nakalagay nga rito, split decision yung pagkapanalo mo sa 15 round eh. Pero talagang pahirapan ang laban, no? Pero, mm-hmm. At, siguro ipalabas din natin yung mga after the fight na yan, may mga karoon ka ng interview sa mga press natin sa Pilipinas. Mm-hmm. Kung natatandaan pa natin yung si Joe Cantada nung araw, yan ang sikat na mga commentator nung araw, na interview ka rito kasama yung mga grupong sa boxing. Eh. Siguro panoorin natin yung BTR na interview sa'yo ni Joe Cantada. Yung interview niya kay Joe Cantada, no? At actually, ang panayam natin kay Rolando Bohol ay limitado tayo ng 10 minutes, but we're gonna have actually yung series of interview, no, na mapapanood nyo rin sa susunod. So, sa ngayon, ang aming huling katanungan kay Rolando Bohol ano ang iyong maia-advise sa mga bagong boksingero at yung mga nag-aspire na bagong na sumikat maging mag-boxing,
yung mga comment mo ngayon sa ating pabansang kabao na si Pacquiao, kay Viloria at kay Donaire, pati sabi sa ating mga kababayan. I think as far as I'm concerned, para kila Pacquiao, Donaire at sa Viloria, maganda naman yung karir nila. Pero yung mga siguro, ang advice ko lang siguro, kailangan ingatan nila yung kinikita nila. That's good. Invest wisely. Mm-hmm. You know, kailangan na yeah, but at least kasi ang boxing hindi lifetime profession yan. Mm-hmm. Okay. Kailangan matuto sila mag-ipon para pag time will come, mag-retire sila, mayroon silang mahuhugot kung mayroon na silang naiipon. At saka sa mga bata naman na nag-uumpisa pa lang, mm-hmm. yeah, yung magsikap sila basta kung mag-take positive, isipin, kung ina-idolize nila si Pacquiao, kung lahat ng mga boksingero, kasi naman po siya na-idolize nila. Just think positive and then they always think that you, if they can do it, you can do it. You know? Tsaka, ang advice ng mga bata, kailangan mag-aaral muna. Kasi ang education, hindi na nanakaw yun. Napakaganda pong advice ni Rolando Bohol. At hindi po kami magtatagal at magpapaalam na po kami sa segment na ito. Pero abangan niyo po yung dalawang segment pa na interview namin kay Rolando Bohol sa susunod na mga weeks, no? At wala na po kaming oras at napakagandang po ang aming kapalaran ngayon at naging panauhin namin si Rolando Bohol. Maraming salamat, Rolando, sa iyong pagtatangkilik sa ONB at pagiging bisita namin sa gabing ito. Maraming salamat. Maraming salamat.